So, ayun, once again, Trix TV is here and welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog ay nandito po ako sa Devil Mountain at in-invite ko po kayo na ako'y samahan nyo sa pamamasyal natin para pag-aralan at tuklasin natin kung ano ang hiwagang nakabalot dito sa tinatawag na Devil Mountain. Napaka-magnificent and amazing mountain talaga po siya. Come and join us. Ayan. So ayun guys, welcome back to my channel. So for today's vlog ay nandito po tayo ngayon, tinatahak natin ang kahabaan ng Batasan Road going to Devil Mountain, Sitio Naitan, Barangay Batasan. So ayan po, at samahan nyo kami sa aming paglalakbay papunta sa Devil Mountain para po ay maipamalas sa inyo kung ano ba talaga ang katangian ng Devil Mountain. Ano ang sekretong nakatago sa likod na to? Bakit ito ay tinawag na Devil Mountain? So, paglapit po natin mamaya ay susuriin natin kung anong klaseng bundok ba mayroon siya. Anong hiwaga ang makabalot dito? Alam nyo mga katsurba, dati nahihiwagaan ako kung anong klase ng kalidad ng lupa mayroon malapit dito. Kasi po ang Devil Mountain, ito ay isang uri ng bato. Hindi po siya lupa. Kaya ang iniisip ko, ang lupa na malapit dito ay may kakaibang quality. Pero normal din po ang mga pananim ng mga tao dito. Magaganda po yung tanim nilang sibuyas, palay, mais at kung ano-anong mga gulay. At maayos naman po ang pagtanggap sa pamilyang bayan ng kanilang mga produkto dito. So curious lang po ako guys kung anong klase ng klema mayroon dito at bakit ganito rin ang uri ng bundok na mayroon dito. So ayan guys, pagmasdan po natin. Napakaganda. Talagang kahanga-hanga po siya. Mamaya po didikitan natin siya. So ayan guys, patuloy lang po na samahan nyo kami sa aming paglalakbay papalapit sa Devil Mountain. Sobrang nakaka-excite po talaga guys. Ayan. Ayan mga katsurba, ayan, malapit na po tayo dito sa puno ng nasabing Devil Mountain. Alam nyo guys, ang sarap dito, napaka-presko ng hangin, bagamat medyo mainit ang panahon, ay malamig po kasi ang araw ay hindi ganun katingkad,
plus napaka lamig ng dampi ng hangin. Mahangin guys dito. At napapansin ko po, yung mga bahay dito, normal na normal ang eskwelahan, ang mga estudyante. Kasi the term Devil Mountain, parang ang naglalaro po sa isip ko, eh may something na kakaiba sa paligid. Especially pag dumating na po yung gabi. Pero dito po sa observation ko, ang sasaya ng mga batang naglalaruan sa paligid, yung mga bahay, normal ang galawan ng mga tao, may mga tindahan, at yung mga nagtatrabaho sa bukid, may mga nadadaanan kaming nag-harvest ng onions, ng sibuyas. Okay naman po, may mga truck na nagkakarga. So far, talagang normal po. Kaya lang, ang ipinagtataka, bakit tinawag siyang Devil Mountain? At meron po akong isang nakausap, eh, ngayon daw, binabago na nila ang tawag dito. Instead of Devil Mountain, ay gagawin na raw po nilang Angel's Mountain. Pero, ay pinag-uusapan pa. Alam nyo guys, napaka-peaceful ng paligid dito. At kapag po tinitigan nyo yung bawat tulis ng nasabing Devil Mountain, meron po kayong kakaibang mararamdaman na ang hirap ipaliwanag. Kasi nga naman, sa dinami-dami ng bundok sa buong daigdig, bakit siya ay kakaiba? At yung bawat tulis po ng bawat itsuran niya ay parang may something na hindi maipaliwanag sa ating puso at isip. So ayun lang po, at sana po nag-enjoy kayo sa magandang adventure na aking naipamala sa inyo guys. Don't forget to like, share and subscribe Trix TV po. And also don't forget to hit the notification bell. Ayan. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless and keep safe.